Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So kanina nga ay napanood natin ang game kung saan tinambakan ng New Orleans Pelicans ang Los Angeles Lakers. Madaming ang low points sa season na ito para sa mga fans ng Lakers. Ngunit mukhang ito na nga ang lowest mga kaibigan. Binubuna mga tao sa Lebron at ang Lakers. Fourth quarter pa lang ay nagsisiuwian na ang kanilang mga fans. Ang kanilang owner na si Jeannie Buss ay nilayasan na sila third quarter pa lang at pinagpepiestahan pa sila sa social media. May iba pang nagsasabi na sinira umano na Lebron ang Lakers. May iba naman na sinisisi si Coach Frank Vogel. May iba na sinasabi si Rob Pelinka may kasalanan. At total disaster lang talaga mga kaibigan. At hindi mo nga masisisi ang fans kung bakit ganito ang kanilang reaksyon. Una sa lahat ay Lakers nga ang may pinakamahal na tiket sa buong NBA. At ang matalo sa team na tulad ng Pelicans, hindi nga ito mga kaibigan yung big deal dito. Because losing is part of the game. Ngunit the way you lose a game is the main story dito mga kaibigan. First half pa lang nga ay 16 turnovers na ang ginawa ng Lakers. Sa third quarter ay binigyan nila ng 44 points ang Pelicans. At hindi man lang sila lumaban, o kaya naman nagpakita ng sense of urgency na gawing sulit ang tiket na binabayaran ng mga manonood. Kaya naman ngayon ay kitang-kita nga ang reaksyon ng mga fans sa pigang-piga na sila sa Lakers at napagod na sa patuloy na pagpapakita ng mga performance sa below expectations. At nakakagulat nga dito ay pati si LeBron ay binuna nila. At kung hindi ako nagkakamali ay first time ito sa kanyang 4 na taon na pagiging bahagi ng team na ito. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Heto din mga kaibigan ang ilang clips kung saan nakita nakikipagsagutan ng ilang mga players ng Lakers sa kanilang mga fans. Ngayon ay tumungo naman tayo sa Philadelphia 76ers. Sa first 2 games si Harden sa team na ito ay kakaiba nga ang kanyang pinapakitang performance at patuloy naman ang pagiging dominante ni Joel Embiid. At kailangan nga natin sila bigyan ng credit dyan dahil hindi nga ganun kadali ang mabuo ang magandang samahan sa loob ng konting oras. Ngunit talagang masusubukan nga mga kaibigan ang Sixers sa kanilang mga susunod na games dahil matapos ang game nila laban sa Knicks ulit sa March 2, makakalaban nila ang Cleveland Cavaliers. Masusundan ito ng Miami Heat, Chicago Bulls, Brooklyn Nets, Denver Nuggets, Cavs ulit, Dallas Mavericks, Toronto Raptors, Miami Heat, Lakers, Clippers, Phoenix Suns at defending champions Milwaukee Bucks. Ilan nga dito mga kaibigan ay mga teams na posible nilang makasalubong sa playoffs. Kaya naman ang mga susunod na game ng Sixers ay magiging sukatan kung nasaan na ba ang team nila kumpara sa mga bigating team sa buong NBA. At malaking pagsubok din ito sa kanilang chemistry dahil lahat nga masaya kapag panalo. Paano kapag nakatikim na sila ng mga talo? Dito nga mabubuo ang kanilang character as a team. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po!